yun po yung kanilang dinudoktrina at pinangaral sa mga tao na ito po ay hindi tinuturo ng banal na kasulatan. Bagamat may mga banggit sa banal na kasulatan tungkol sa predestination o tinatawag na election, ito po ay may kinalaman doon sa eternal plan of God. Eternally, bago pa nilikha ang tao, ang gusto ng Diyos, makasama niya ang lahat ng tao saan? Sa heaven. At wala po siyang ambisyon na ang mga tao ay mapunta sa hell. So, para mabigyan po natin itong punto na ito na tinatawag na choice, tinatawag na election o pagkapili o pagkahirap, ay magbabasa tayo ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay nito na isinulat ng Apostol Pablo sa ibang letter. Ang sabi po ng Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. No, makikita natin dito, meron po dyan yung election o yung choose, at meron rin po yung predestination. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ganito. At pagkasayang rin po natin ito sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, just as He chose you. Pinili kayo. Oh, us, okay? In Him, before the foundation of the world. So talagang may predestination kasi bago pa inilikha ang mundo, eh talagang yung pagkapili sa'yo ay naroon na. Yun ang pinupunto sa nila doon. That we would be holy and blameless before Him. So, in love, sa verse 5, sabi, He predestined us. Yung pagkapili, itinalaga na, sabi, we predestined us to adoption as His Son through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. So, kung babasahin po natin yan sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Doon po sa Ephesians o sa inyong Tagalog Bible, ang aklat na ito ay episode. Okay? At matapos po ito ng Galatia. Yan, beso. At ang talatang po, ang kapitulo pong ating babasahin na sa 1, at talatang po ay 4 and 5. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ayon sa pagkapili, ang nakalagay po doon, pinili po yung mga Ephesians. Okay? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itatag ang sanlibutan. O yun yung pinupunto sa nila eh, na talagang merong predestination. Kasi nga, bago pa itatag ang sanlibutan, napili na itong mga Ephesians. Yung mga Kristiyano doon sa Ephesians. Okay? Sabi, na ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, verse 5, na tayo'y itinalaga, predestined, itinalaga, okay, nakalagay po doon, niya ng una pa sa pagkukuk na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesus Cristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So makikita natin, itong mga talatang ito na ating binasa, ito po yung ginagamit ng mga naniniwala sa tinatawag na predestination. At talaga naman, nababasa natin sa banal na kasulatan, no? Ito pong doktrina nila, no? Yung Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, no? Nalakalagay doon, pinili, no? At itinilaga yung mga taga-Epeso. Pero dapat nating malaman, dapat nating maintindihan, kung tayo po'y nag-aaral ng banal na kasulatan, dapat ilalagay po natin sa konteksto. Ano ba ang konteksto? Ano ba ang dahilan kung bakit sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Epeso? Okay, dapat maintindihan po natin kasi kapag nag-aaral po tayo ng banal na kasulatan, lalo na yung mga estudyante namin po sa kain tayo, mga nag-preach, no? May gusto mag-preach, eh? Tinuturuan namin ito, interpretation, yung tinatawag ng hermeneutics. Kinakailangan alam mo kung sino sumulat, sino sinusulatan, anong kondisyon, anong mga problema, bakit siya sumulat? Ha? Anong panahon, ito isinulat? So, kinakailangan maintindihan natin yung mga bagay na para maintindihan natin kung ano yung ating binabasa. Tunay na merong pinili at merong itinalaga. Pero sino itong mga bagay, sino itong mga taong ito na sinasabihan ni Apostol
Okay? So, kung titignan natin yung geographical location ng Epeso, yan po ay isa sa mga lugar sa Asia. Ha? At siyempre, kung siya ay nasa Asia, siya po ay ano? Majority po niya, kung meron mga ilang-ilang mga Hudyo, majority po niya ay mga Gentiles. Mga Hintil. Ngayon, sino yung mga Hintil? Oh, matagal na natin pinag-aaralan ito. Dalawa lang kasi klase ng tao sa Biblia eh. Hudyo, Hintil. Pag Hudyo ka, kilala ka na tao ka ng Diyos. Pag Hintil ka, ikaw yung tao na ano, wala doon sa ano, sa grupo ng mga tao ng Diyos. At yun yung ipinagyayabang ng mga Hudyo. Ang sabi nila, sila lang ang may Diyos. Sa pag-aralan sa Roma, sabi na niya po sa Pablo, no, ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi, Diyos rin ito ng mga Hintil. Ang mga Hudyo, ipinagyayabang nila yung kanilang kondisyon na sila ay ano, mga tao ng Diyos. At hindi nila kinikilala ang mga Hintil.